magandang hapon po ulit sa ating lahat. Happy viewing po ngayong hapon. Ngayong hapon ay gagawa tayo ng buko juice. Ito po yung buko. Ayan. Nangangailangan po tayo ng 5 ganito. Atin po itong bibitakin at kakayorin at ito po yung kinalabasan ng 5 buko. Ayan. Lagay ko muna dito. Ngayon, magsisimula na tayo. Lalagay tayo ng buko dito. Ayan. Lalagyan po natin siya ng buko. Konti. Ayan. O kaya hatiin natin siya ng 3 portion. Ayan, may 2 pa siya. Nauna na yung isa, bali hinati na natin siya ng 3 portion po. Lalagyan po natin siya ng asukal. Ang asukal po mga guys ay naayon sa ating panlasa. Kaya itimplahin po natin siya. Lagyan mo muna natin siya ng 3 o 4 na kutsara ng asukal. At lagyan din natin siya ng ito po ay ihahati din natin siya ng 3 portion. Yan, lalagyan po natin siya ng gatas. Yan. At saka yung tubig po ng buko, mga nanay, yun po ang iiponin natin at gagawin natin pang tubig sa ating juice. Ito po siya. Yung 5 buko, ito po yung naipon na tubig niya. Yan. Atin po siyang tatakpan. Takpan po siya ng maigi at i-check po yung ating blender kung nalagay siya ng tama para hindi po siya sasabog o kaya tatalsik. Yan. Yan. Ilagay muna natin, i-press muna natin siya sa kasi itong numero ng kanyang pindutan ay 1 to 2. Kaya i-ano muna natin siya sa 1. Off muna natin siya. Tsaka natin siya ipindot ulit sa number 2. Pero madalian lang po, huwag matagal kasi itong buko na ating ginamit ay malambot. Ayan. Ayan po siya. Number 4 po siya. Atin po siyang isasalin. Dahan-dahan po. Atin po siyang isasalin muna sa ating lalagyan. Ayan na po siya. Yan. Gawin po natin ito ng 3 beses kasi 3 portion po ng kinayod na buko ang ating ginawa. Yan. Kasi masyadong madami, baka naman lalabas siya dito sa ating blender pag inilagay natin siyang lahat, kaya dahan-dahanin po natin. Yan ulit, lalagyan natin siya ng asukal. 4. Yan. At saka ng gatas. Yan. Mag-iwan po tayo sa huling pag-blender ng huling buko. At saka ng tubig ng miyo. Yan. Takpan po siya. Number 1 po ulit. I-off natin siya. Ipindot natin ulit sa number 2. Ayan. Oh, lagay muna natin dito. Ulit. Tsaka, ilagay na natin ang panghuli nating buko. Asukal na 4. Yan. Tsaka yung
bleeding, evaporated milk. At saka, dadagdagan natin ng tubig ng buko. Ayan. Takpan natin. Pindot sa number 1. Off natin, pindot ulit sa number 2. Ang pagpipindot po mga guys ng ating pag-blender po ng ating buko ay titingnan din natin kung okay na siya kasi transparent naman itong glass. Matitignan mo kung okay na siya. Pino na po yung kanyang pagka-blend kaya tama na po yun. Yan, natanggalin na po natin siya. Atin na po siyang ilalagay dito. Mga guys, yung pag-blender po natin ay pwede nating isabay ang ice. Kanya lang, malalaki po itong diwa ng ice kaya baka basagin niya itong ating juicer. Kaya pwede namang ilagay natin pagkatapos na pong na-blender yung ating buko juice. Pwede na natin siyang lagyan ng ice. Ayan. Kaya lalagyan na natin siya ng ice. Yung maliliit muna ng ilagay ko. Yan. Nalagay na po natin ang ice. Atin po siyang imimix at titikman kung tama po yung kanyang tamis, mga guys. At po, masarap na itong ating buko juice. Pure na pure. Wala pong halong iba. Yan. Kaya kayo mga nanay, pwede na kayong gumawa ng buko juice para sa inyong mga anak. Kahit nasa bahay-bahay kayo ay pwede niyo po itong gawin. Saan na po yung ating soap? Yan. Titikman ko po kung tama yung lasa niya. Tama po yung lasa niya. Dagdagan po natin siya ng tubig ng buko. Sabaw ng buko. Yan. Ayan mga nanay. Ang sarap ng buko juice. Pwede na natin siyang isahin sa ating mga baso. Ayan. Ayan. Kung pupunta ka sa palengke, merong gumagawa ng mga buko juice. Pero mainam po tayong mga nanay ang ating gagawa ng ating buko juice. Ayan po mga nanay. Gawa na po yung ating buko juice at pwede nyo na pong gayahin mga nanay. Ito po siya ang ating buko juice. Ayan po mga nanay at maraming salamat at happy viewing sa lahat at God bless and good luck. Don't forget to like and subscribe. Bye bye po!